Hindi po ako kakanta. Maraming salamat po sa pag... For patiently waiting sa aking next video. O patiently waiting sa mga videos ko. Sa mga di pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Dr. JERO, isang adult disease specialist. At welcome po sa aking YouTube clinic. Yan. So yung mga iba, may iba't iba silang tawag, di ba? So nag-isip ako ng one, tawagin ko na lang kayang YouTube clinic itong aking channel. Yan. Para pwede kayong magkonsulta. Pero hindi ako kakanta ngayon. Kaya tinawag rin na YouTube studio. Gusto ko talagang gumagawa ng mga videos. Siyempre ngayong pandemic, pagka hindi yan naka-duty, kailangan gumawa ka ng pagkakaabalahan mo. At para din hindi sayang itong platform na to, gawin ko na rin itong platform para makapagturo, no, nung mga nalalaman ko tungkol sa medisina. Itong channel ko, medyo matagal na itong channel ko actually, mga 10 years ago pa, pero ngayon ko lang ulit siya binuhay. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Nung previous na video ko, pinakita ko sa inyo kung ano ba yung mga pwedeng dahilan kung bakit inuubo ang isang tao. Ngayon naman, nag-isip ako, naggagawa ako ng isang video na medyo related doon sa nauna kong ginawang video. Pero for this time naman, ang pag-uusapan natin, ano ba ang... Dun-dun-dun-dun. Ano ang... Hemoptysis. When you say hemoptysis, ito yung pag-ubo na may kasamang dugo. Ngayong araw, pag-uusapan natin yon. At stay tuned, watch ka lang, at mag-relax ka lang. Hindi ito masyadong toxic, pag-aaralan natin ito ng mas madali para mas maintindihan nyo kung ano ba ang hemoptysis. Hemoptysis, pag tinawag natin pag-ubo na may kasamang dugo. Stay tuned! Siyempre, una sa lahat, kapag ka mayroong mga ganyang lecture, nauna yung introduction, di ba? So, introduce natin, ano ba ang hemoptysis? When we say hemoptysis, hemo, Latin word to, Latin word dito na ibig sabihin ay dugo. Ang thesis naman, ito ay ibig sabihin, from Greek word, na ibig sabihin ay to spit out. So, ikaw ay nag-spit out ng plema na mayroong dugo. That's basically yung hemoptysis. So pag mamaya, pag pinag-usapan natin ng hemoptysis, ibig sabihin lang nun, umubo ka na may kasamang dugo. Yes po, naririnig ko po kayo. Ano yung pinakaunang kailangan malaman ng doktor ninyo pagka sila ay nagtatanong sa inyo, nag-i-interview? Ang challenge sa kanila hanapin kung saan nga nagmumula yung pagdudugo. Okay? Parang ano lang yan eh, parang pagmamahal, kailangan mo ding hanapin. Tama ba? Hinahanap mo pagmamahal o hindi? Kailangan alam muna ng doktor kung saan sa respiratory tract nagdudugo. Kasi ang respiratory tract natin or ang ating respiratory system, medyo malawak yan. No? Nag-umpisa yan sa nares, sa ilong, pupunta sa hanggang sa may baga natin. So alamin natin kung saan kaya nanggagaling yung dugo. Diba? Gusto ko tong topic na to kasi madami tayong nakikita sa clinic ngayon na pupunta sa clinic dahil nagpapakonsulta dahil nga meron silang pag-ubo na may kasamang dugo. At siguro maganda din pakita nyo tong video na to sa mga pasyente natin or sa mga kamag-anak natin para pag pumunta sila sa doktor, alam nila yung mga kailangan nilang sabihin na relevant information para matulungan yung doktor na mabilis na matukoy kung yung pag-ubo mo ba ay talagang galing nga sa respiratory tract natin o baka naman hindi ka umuubo na may kasamang dugo. Baka ikaw ay nagsuso ka ng dugo. So magkaiba naman po yun dahil ang tawag naman natin doon ay hematemesis. Taba? Hematemesis. Hematemesis. Mali yata yung hematemesis kasi ang tama doon ay hematemesis. Hematemesis. O kahit search nyo yan sa Google. Hematemesis. Hindi siya hematemesis. Pero Filipino tayong lahat. Pagbigyan na. Pero pagka kasi may nasa convention tayo, sinasabi natin kailangan medyo tama. No? Hindi tayo maintindihan. So, magkaiba ang hemoptysis sa hematemesis. Kapag sinabing hematemesis, pag sinabi natin hematemesis, ito yung pagsusuka naman ng dugo. Pwedeng nanggagaling sa tiyan, or sa digestive tract yung
dugo na nilalabas mo, na inispit mo, or yung sinusuka mo. So, kailangan i-identify, establish ng inyong doktor paulit-ulit na kung saan ito nagmumula. Kaya tulungan nyo po sila, magbigay po kayo ng relevant information. Ano naman yung anatomy and physiology ng hemoptysis? Nakakapagod pala ako. Okay, so halos lahat ng hemoptysis ay nanggagaling sa mga medium-sized airway. Ito yung mga bronchi natin. Mga bronchi o mga bronchus. Kasi plural na yung bronchi eh. So, mga bronchus. Siguro yung Tagalog nun. So, most bleeding would come from medium-sized airways. Isa sa mga unique characteristic ng ating respiratory system ay ang kakayahan nitong makapag-receive ng blood supply sa dalawang circulation. Ito yung pulmonary circulation at saka yung bronchial circulation. Tama, narinig mo. Meron siyang dual blood supply. Dalawa ang nagsusupply sa kanya. Dalawa ang nagmamahal sa kanya. I-describe natin yung pulmonary circulation. Yung pulmonary circulation ay isang circulation na low pressure system. Okay, ito ay kinakailangan for gas exchange, kaya low pressure lang siya. Ang bronchial circulation naman natin ay high pressure. Magkaiba sila, no? Nag-uumpisa yan sa bronchial arteries natin, na kung saan nanggagaling ito sa aorta ng ating puso. Ito kinakailangan para masupplyan ng blood supply ang ating baga. So, nanggagaling ito sa puso, kaya mataas ang presyon dito sa bronchial circulation. Dahil nga sa karakteristik ng bronchial circulation na to, meron itong kakayahan na mag-supply ng blood sa mga pwedeng tumubong mga tumor or cancer sa ating respiratory tract. So, mataas ang presyon nito ng bronchial circulation at halos lahat ng hemoptysis nanggagaling dito sa mga ugat na nasa bronchial circulation. Mas nagiging challenging sa mga doktor or sa ating mga healthcare workers na kontrolin ang hemoptysis. Ano nga ba yung etiology o yung pinanggagalingan ng ating hemoptysis? So magdi-discuss lang tayo ng three major categories under dito. Kasi napakalawak ng mga differentials natin. Kasi pag sinabi nating differentials, ito yung mga dapat mo pang isipin maliban doon sa iniisip mong sakit. No? So, mga differential diagnosis. Pauna, infection. Pangalawa, vascular causes. At ang pangatlo naman ay malignancies, yung mga cancer cells. Tapos mga iba pa, mga mechanical, mga trauma, ganun. Hindi na natin didis. Umpisan natin sa infection. Narinig nyo na yung sakit na tinatawag natin na bronchiectasis. Okay, so bronchiectasis from the word itself, bronchus, bronchiectasis, ectasis, merong dilatation ng bronchus, bronchi. Okay, bakit nga ba sila nagdadilate? Pag sinabi nagdadilate, hindi na yun ang normal na struktura nila. So kumbaga parang sa tubo yan. Pagka sinabi mong nag-dilate, mas lumuluwang. Lumuluwang yung tubo. Tama ba? Lumuluwang o lumuluwag? Lumuluwang. Lumuluwang yung tubo. At lumuluwang siya at kumakapal. Hindi na din siya kagaya noong normal na struktura. So, anything naman, basta hindi na normal na struktura, mas nagiging prone siya sa mga sakit. Kasi hindi na yun yung normal na tissue, hindi na yun yung normal na epithelium niya. Mas madali siyang kapitan. Pero actually, itong mga bronchiectasis, galing din sa infection. Meron silang dati, mahilig silang manigarilyo, or na kinapitan sila ng sakit na tinatawag natin na tuberculosis. Yan. Kaya nagkaroon ng infection at nagkaroon ng pagbabago doon sa struktura noong kanilang bronchus. At nangyayari dyan, pagka nagkaroon ng structural problem, mas nagiging prone sila sa paulit-ulit na infection. At yun yung nagpe-predispose sa kanila na magkaroon ng iba't ibang mga sakit pa, kagaya ng pneumonia, at iba pang mga sakit. So, minsan, lagi silang inuubo, lagi silang nahirapang huminga. Okay. Sabi ko nga kanina, common sa Pilipinas yung tinatawag natin na tuberculosis o yung TB.
TV po ah, hindi TV. Pwede ka rin mag-develop nung tinatawag natin na cavitation or cavity, no? Parang kweba. Na kung saan, ito may mga bakterya to, may TB, na kung saan may TB to. At doon sa nakapaligid, doon sa cavity or sa cavitation na yon, may mga blood vessels doon, may mga ugat na nakapalibot doon. At pagka lumala yung cavity na yon, pwede niyang yung mga nakapalibot na blood vessel doon, pwedeng nag-weaken yung wall nila at nagiging aneurysm sila. Pagka nag-aneurysm yan, aneurysm, it's nagda-dilate, no, yung mga nakapalibot na vessel. Nagiging weak yun at pwede yun mag-rupture. Tawag natin doon, Rasmussen's aneurysm. Ayan, so may natutunan naman kayo sa akin, no? Rasmussen's aneurysm. Pagka yun ay nag-rupture, yun ay isang nagiging sanhi ng hemoptysis. At napaka-common yan sa mga nakikita kong pasyente. Okay? Ngayon, i-discuss naman natin briefly kung ano naman yung vascular causes. Pag sinabi natin vascular, we pertain to the blood vessels, no? Pagka nagkaroon ng mataas na presyon, pwedeng galing sa puso, nagkakaroon ng dilatation yung ating alveoli, nagkakaroon ng tubig doon. Siyempre, nas nagkakaroon ng mataas na pressure, yun yung nagko-cost kung bakit tayo kuminsan inuubo ng merong parang dugo. Yung kuminsan nga, ang description ng mga inuubo ng mga pasyente, imagine, pink or frothy. Pink frothy. Kasi nga, meron siyang kahalong hangin. Pink tsaka frothy. Frothy parang mabula-bula, na medyo pinkish. Pero minsan meron din talaga yung gross blood. Other vascular causes would be yung ating pulmonary embolism, arteriovenous malformation, AV malformation. Okay, so tapos na tayo sa vascular causes. Next naman tayo, doon naman tayo sa malignancy. Obviously, pag sinabi mong malignancy, ibig sabihin na cancer. Kapag meron kang bukol doon sa iyong baga, sa iyong respiratory tract, lalo na kung malapit ito sa may bronchus, pwede ka talagang magkaroon ng hemoptysis o pag-ubo ng dugo. Bronchogenic carcinoma, for example, oh, isa itong klase ng cancer na nag-originate sa bronchial epithelium. Ito, pwede itong lumaki at pwede itong mag-cause ng obstruction or pagkaano. Kasi nagkakaroon ng tinatawag na niya na neovascularization, panibagong blood supply doon sa tumor. Kasi may mga kakayahan yung tumor na yan na mag-produce ng panibagong blood supply. May mga chemicals silang na i-release tapos mag-perform sila ng bagong blood vessel. Kaya panibagong buhay. Panibagong supply. Okay, para nakahanap siya ng, nag-recruit pa siya ng madaming magsusupply sa kanya para lang mabuhay siya. May kilala ba kayong taong ganun? I-comment nyo dito kung may kilala kayong ganun. Pero yun, so pagka nag-rupture din yung mga vessels around that, pwede itong magdugo. Or yung mismong tumor, pagka nag-bleed yun, pwede mag-cause na ang bleeding. So yun, summarize lang natin ang mga pwedeng causes ng pag-ubo na may kasamang dugo. Meron tayong infectious causes, infection. Meron tayong vascular causes. At meron din tayong pwedeng malignant causes. Yung cancer nga, pwedeng bronchogenic carcinoma, pwede rin lung cancer, mga small cell CA, mga ganyan. Mahalaga na at least alam natin, no? Mas madali na lang natin maiintindihan kung ano yung mga dapat nating inumin na gamot na inireseta ng doktor kapag kaalam natin, naintindihan natin kung ano yung sakit. So, ang video na to, para lang mas madali sa, mas makatulong ito para maintindihan ninyo kung ano dapat nating malaman kapag tayo ay umuubo ng may kasamang dugo. Hindi ko na i-discuss in further details yung mga, yung treatment, no? Kasi, ang kailangan mo lang naman tandaan dito, for now, dito sa video na ito kasi hindi naman natin kayang gawin lahat ng videos, no? Magpakonsultan agad kayo sa doktor. Yun yung point ko dito. Dahil nasabi ko na sa inyo kung ano yung mga pwedeng dahilan at napakaraming ang pwedeng maging dahilan. Alam nyo na kung paano ikukwento sa doktor ninyo kung ano yung mga naramdaman ninyo.
sa ibang video ko na lang siguro ituturo sa inyo kung ano yung mga management, or kung may iba pa kayo, kung may iba pa kayong mga suggestion kung ano yung mga gusto niyong gawin natin ng video, mga medical topics na meron kayong mga concern, gusto niyong matutunan ng mas madali. Kasi yung purpose ko dito is para po sa inyo na mas maintindihan ninyo ng sa in simplified terms, hindi masyadong malalalim, kasi alam ko marami din sa atin ang gustong matuto. Okay, at comment lang kayo dyan, at sa mga hindi pa po ulit nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo, at abangan nyo po yung mga susunod ko pang mga videos. That's all for this day, at maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye!